Hello mga kabuenas, hello team buenas. Welcome na naman po sa ating YouTube channel, ano. Syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura at tuturuan ko na naman kayo ngayon na madaling paraan ng pagtatabas at pananahi po. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano manahi ng short na pangbabae, adult size and pre-size na may dalawang pulsa. At syempre, bibigyan ko na naman kayo ng chance na maka-avail ng murang pattern natin na nagkakahalaga lang ng 70 pesos para sa dalawang size na adult shorts pattern. Ito po siya. Ito yung kakat natin ngayon. So, available na to sa Shopee. No? At ito pa. Bali, dalawang size po yan. At yung isa, pre-size. Ito naman yung plus size. Tuturo ko naman sa inyo siya ngayon kung paano nyo siya gagamitin yung pattern. At syempre, dun sa mga hindi makakabili ng pattern, ituturo ko rin naman sa inyo kung paano nyo siya ikakat nang wala kayong gagamiting pattern. At syempre, kung gusto mo matutunan lahat ng yan, tapusin mo tong video natin dahil ituturo ko sa iyo yan ng mabilis na mabilis lang. Syempre, umpisaan na natin katapos ng intro. Papakita ko lang sa inyo yung latest upload pattern natin sa ating Shopee na mura. Kasi halos lahat nung bumili ng pambatang pattern natin na nagkakalaga ng 50 pesos is nag-request ng adult size pattern naman. So ginawa ko yung madalas size sa tiyangge, yung pre-size at saka plus size. So dalawa yan. Ito yung para sa pangbabae. Meron pa tong waistband. So isasama ko na lang pagka bumili kayo ng pattern. So ito siya. Kung set na to, pangbabae ay 70 pesos. Ito rin pang lalaki, 70 pesos. So, syempre, itong pang lalaki sa susunod na tutorial na to. So, ito yung mga pattern na meron siyang front at back o magkaiba yung front at saka back. Iba kasi yung way ng pagkakat nito kumpara dun sa same front at back. At syempre, yun yung ituturo ko sa inyo ngayon kung paano nyo siya tatabasin at tatahiin nang may pattern at walang pattern. So, syempre, bago ko ipadala sa inyo yung mga pattern na yan, sinigurado ko muna na tama yung kakalabasan niya pag binuo siyang short. So, ito yung kabuuan ng plus size natin na short. Ito, meron na rin sample to para doon sa pre-size. Ito siya. Sa panglalaki, ganun din. Ito yung sa pre-size. Ito yung sa plus size. So, nagawa na naman natin ng sample lahat ng pattern na to. Kaya sure ako na pag naka-avail kayo ng pattern, kung tama yung magiging procedure nyo, ito yung kakalabasan ng mga short ninyo. Kasi lagi ko ang sinasabi, sa paggawa ng pattern, napaka-importante na may kasama siyang sample para makita natin kung tama o mali yung resulta ng ginawa nating pattern. So, okay? Umpisa na natin. Tela o paglalatag, sa paglalatag at pagkakat ng tela, itong tela gagamitin natin, cotton spandex o kung anong available mong tela. Ito yung full width niya. So, ito yung full width niya. Ayan siya. Ititiklop ko lang sa gitna. So, So, titiklop ko pa siya ulit ng pangalawa. Okay, ito siya. Sa pagkakat, lagi mo sisiguraduhin na diretso itong ibabaw o yung pinakataas. Kaya gugupitin mo muna siya. Okay. Ang ikakat natin na wala tayong gagamiting pattern is yung pre-size. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, dalawang ways yung ituturo ko sa inyo ng pagkakat. So, yung una, ito yung pre-size. Ituturo ko sa inyo kung paano siya ikat nang wala kayong gagamiting pattern. So, syempre, dun sa mga naka-avail ng pattern, ituturo ko rin sa inyo yung pagkakat gamit yung nabili niyong pattern. So, unahin na muna natin yung sa walang pattern. Mula rito, ito yung tinatawag na centerfold. Papunta ron, dalawa yung kukunin mong sukat. 11 inches at saka 15 inches. So, ito po ay para sa pre-size ha, yung pre-size. So, ngayon naman, mula ron sa 15 inches, pababa, sisigurado yung mong diretso, susukatan mo siya ng sukat na 10.5. So, ito, kung papansin ninyo, diretso siya. Tapos, saka ko siya nilagyan ng marking na 10.5. Bali, guide marking lang to para makuha natin ito. So, mula naman dito, papunta dito, susukat ka lang ng sukat na 17 inches. So, ito siya. Sana kita yung tuldok kasi printed. So, para masigurado natin, isukatan na natin to ng 17 inches.
So, okay. Ayun siya. Tapos, kasi parang mali yung marking ko na to. Parang slant siya. So, sinukatan ko na ng 17 inches. Didiretsuhin ko na. So, ayan. Para siguradong diretso siya. Tapos, ikakat mo lang muna to. Cut muna natin. Ayan. So, tapos, saka natin kunin yung sukat mula rito, papunta rito, ay 13.5 inches. So, 13.5 inches pa rin. Ito kasi yung marking ko kanina. Tumaas siya. So, dito natin siya ipuesto. Ayan. So, okay. So, ngayon naman, i-coconnect lang natin yung mga namarkahan nating tuldok. So, okay. Mula rito, papunta rito, i-coconnect natin siya gamit yung French curve or guguwitan mo siya ng parang courting letter J papunta ron. So, ito yung French curve natin. Connect lang natin siya. So, ayan. So, okay. Wala naman dito. Papunta rito. Kukonnect mo lang siya gamit yung ruler. So, napakasimple nito. So, ayan. Ngayon naman, ikakat na natin siya. Kakat mo lang yung mga naguhit mong linya. So, ito na siya. Okay? Since ito po ay may pocket, gagawin lang natin is gugupitin natin tong centerfold o hahatiin natin siya. Meron kasi itong bulsa. So, hahatiin ko muna siya. So, hindi pa tayo tapos dyan. So, pag nahati mo na siya, meron siyang tigdalawang piraso. So, i-open ko lang siya. Okay. So, ito, dalawang piraso ito. Ito yung magiging sakali ito yung magiging back natin or pwedeng ito. So, basta pair siya, tigdalawang piraso. Ayan siya. So, kung papansin ninyo, pinagpantay ko sila. Ito na lang yung gawin nating front para makita nyo yung gagawin ko. Mula rito. Ayan, mula rito sa pinakataas, pababa. Susukatan mo lang ng sukat na 1 inch. Okay? Ayan yung 1 inch. Ngayon, ito yung pinakakanto nung back. Ito yung back. Guguhitan natin yan mula ron sa 1 inch. Ngayon, papunta rito. Slant. Hindi pa suyo ako hawak ha. So, guguhitan ko siya. Hindi pumatong. Guhitan ko siya ng pa-slant. Kita kaya sa marking. Okay, ayan. Kita kaya yan. Tapos ngayon, gugupitin mo siya. So, hindi pa tapos. Tanggalin na natin to. So, ito yung back. Dalawang piraso yan. Magkasaklob. Ayun yung front, yung mas maliit. So, ititiklop mo na tong back. Tabi muna natin. Tong front, may gagawin pa tayo rito. So, ikot mo siya. Mula rito, sa pinakakanto, papunta rito. Susukatan mo lang ng 1 inch. Ayan. So, pati rito sa kabila, 1 inch din. Ngayon, ang gagawin mo, guguhitan mo lang yon. So, pagduduktungin mo lang yung dalawang marking. So, ayan. Ito kaya. Tapos, syempre, ikakat mo lang siya. Yon. So, pero hindi pa rin yan tatapos. Balik natin.
So, susukatan pa natin to para dun sa diagonal pocket. So, mula rito, papasok, susukat tayo ng sukat na 2 inches. So, 2 inches. Sukatan mo 2 inches. Mula naman dito, papunta rito, susukat tayo ng sukat na 6 inches. So, ayun. So, nalagyan ko na ng markang tuldok. Sana kita. Iko-connect mo lang yung dalawang tuldok. So, okay. Ngayon, gugupitin lang natin yan. So, ayun. So, ito yung front. Ito yung back. Hindi, tingnan mo kung kita sa camera. Hindi nakita dito. Na. So, kung papansinin nyo, ito yung pattern natin. So, ito siya. Ito yung back. So, sakto siya. Ito yung front. So, okay. So, ayan siya. So, okay. Ngayon naman, syempre, hindi pa tayo tapos. Tabi na muna natin to. Kasi mayroon pa tayong waistband. So, hatakin natin to. Ito pa rin naman siya. So, ang sukat ng waistband is 4 inches. So, mula rito, papasok, susukat ka lang ng sukat na 4 inches. So, ayan, 4 inches. Dito, 4 inches din. Para pantay siya. Tapos, gamit tayo ng ruler. Sige, okay, nabili ako naman. So, ayun. Ito yung magiging waistband o paha. So, cut mo lang yan. Okay. So, ito yung paha. Ngayon naman, sa pag-cut ng front pocket, ito papakita ko na lang sa inyo. Kasi, itong, sige natin to. Itong tiklop na to, sakto na yung apat na pocket. So, ibig sabihin, kung natiklop mo yung tela mo ng 60 width, pag kinat mo yung pocket, pag nilatag mo tong pattern natin, kinat mo siya, sakto na siya para dun sa dalawang short. So, ngayon, papakita ko na lang sa inyo yung paraan ng pagsusukat o pagkakat sa ano natin. So, sukatin natin yung pattern. 11 inches by 13. 11 inches by 12 and 3/4 lang actually. Pero gawin na nating 13. So, sukat tayo. Lalain mo punta dyan. Yan. So, sukat tayo mula rito, papasok, 11 inches. Akin na yung pocket dito dyan. Okay lang yan. So, mula rito, papasok, susukat tayo 11 inches. So, dun din sa dulo, 11 inches. Tapos, saka mag-uwitan ng ruler. So, ito na yung tutorial para sa cutting ng pocket, ha? Okay? So, cut mo lang to. So, okay. Do sa mga naka-avail na ng pattern, same lang naman yung pattern ng plus size at plus size. Latag mo lang to, tapos cut mo na to. Lahat. No? Kakat mo lang siya. Do sa mga wala pang pattern, so, kagaya nga nung sinabi ko kanina, sukatin mo lang dito, 13 inches. 13. So, 13 din sa taas. Okay. Tapos, guguhit na natin. Ayan. Then, cut.
Tapos, itong centerfold, bibiyakin mo rito. Kailangan yan hiwa-hiwalay sila. So, ito yung centerfold. Okay. So, para dun sa island, pwede mo na i-cut to gamit yung pattern mo. Or kung wala ka pang pattern, susukatan mo lang mula rito papasok 2 inches. Mula naman dito pababa, 6 inches. Tapos, connect mo lang. Then, gugupitin mo na. Okay? So, yun na. Ito na siya. So, yung isang full width na to, yun nga, kamukha nung pinaliwanag ko sa inyo kanina. Apat na piraso na kasi to. So, bawat shirt naman is meron lang dalawang packet. So, ito siya. Dalawa. So, tiklop na natin to. Ito yung para sa plus size. Ito yung para sa pre-size. Parehas lang naman ng sukat ng packet nila. Kaya nakalagay sa pattern. Times 2. So, kaya nakalagay doon sa pattern is times 2. Packet times 2. Okay? Ngayon, syempre, kakat na natin yung ating may pattern. Iba naman yung way sa pagka-cut ng may pattern. Kasi mas madali ito. Kasi nga, may pattern tayo. So, sa mga nakabilang pattern, ito yung procedure. So, ito yung full width. Ititiklop mo lang siya sa gitna. So, okay? Tiklop lang natin siya sa gitna. So, pagkatapos mo siya matiklop sa gitna, ganito lang yung procedure ng paglalatag. So, ito naman yung plus size. So, lalatag mo lang siya na ganyan. Para matipid sa tela, yung isa ay paganito. Or kung kasya yung tela mo ng ganon, so, hindi kasi siya kasya, kung papansin ninyo, bitin siya ron sa dulo. So, sayang. So, bago nyo umpisa ng pagka-cut, lagi nyo gagawin is ikakat yung pinakadulo o taas. Para masigurado siyang pantay. Okay? Ngayon naman, sa paglalatag ng pattern, so, kung papansin ninyo yung design natin, may mga pinya na nakatayo. So, dapat sundin natin yung way ng pinya. Ngayon, ganito yung paglalatag. So, ito yung back pattern. Ang problema kasi, hindi to kasya rito. So, bitin. Dapat, ang gagawin ko is nakaganon siya. Magkasalubong. Pwede mo siya ilatag ng ganyan kung walang way yung tela mo. So, ito kasi yung tela natin may way dahil yung design ng pinya nakatayo. So, ang mangyayari niyan, ikakat mo siya pa ganito. Okay? Ngayon, syempre, since ituturo ko sa inyo para mas makatipid ng tela, ang gagawin ko na lang is dito sa mga side ng pinya na patayo, is dito ko ipupwesto yung front. Dito sa pinya na nakahiga, doon ko ipupwesto yung back. So, ang bilin nyo na lang tela yung walang way yung design. Kasi ito may way yung design. Nakatayo nga yung pinya. So, para makatipid ka sa pagka-cut nung tela. Okay? Detrace mo lang yan, then okay na. So, cut na natin. So, pag nakabil ka ng pattern, ganyan, ititrace mo lang siya. Kakat mo lang, tapos okay na. Close up muna ng konti. So ngayon, ito kung papansin ninyo, ito yung kung papansin ninyo may korte yung pattern natin sa pinakalaylayan. So pag tiniklop kasi siya, para pantay siya na paganyan. Pero kung ang tela mo is stretchable yung tela natin, huwag mo na gamitin itong parang pinaka-korte na yan. So, gagawin mo is didiretsuhin mo lang siya. Ngayon, kung ang tela mo ay walang banat, lagyan mo ng ganito, yung pinaka-kanto, pag nakita mo itong pattern natin. So, tatanggalin ko na muna ito kasi stretchable itong tela.
So, okay. Ito, tapos na natin i-cut yung front. Ito na siya. So, syempre, huwag mo kakalimutan i-cut itong center fold. Kasi hindi ito magkaduktong. So, ito kasi nakatiklop. So, lagi siyang ganyan. Laging magkasalubong yung right side sa right side. O yung panglabas ng tela ay magkasalubong o magkasaklob siyang ganun. Ngayon, ito na yung front natin. Pabi muna natin. So, ikakat ko lang to. Lagyan natin nakapatong sa ibabaw kasi gumagalaw. Meron na ako ng pampatong natin. So, lagyan natin na nakapatong sa ibabaw kasi gumagalaw. So, kakat lang natin yan. So, ito na siya. Ito na yung back natin. Ito na yung front natin para sa plus size. So, ito yung plus size, Bli. So, ngayon, syempre, ang ikakat na lang natin, since meron na tayong packet para dito, is yung waistband. So, diretsuhin ko lang to. Ilang waistband na makukuha doon sa akin? Salong. Ito na, dinaklap mo siya para ma... So, nakalimutan ko kasi gawa ng pattern yung waistband. Pero pagkabili nyo po ng pattern, kasama yun. Okay? Kaya ititrace nyo na lang din siya. So, titiklop ko na lang muna to. Okay? So, alam nyo na naman ang waistband. Is 4 inches ang lapad. So, 4 inches ang lapad. So, kakat ko lang yung 4 inches. So, full width ito. Pero pagka nabili nyo yung pattern, may kasama yung pattern ng waistband. So, okay. Tapos na tayo mag-cut. So, isa lang po ang bubuin namin. Yung plus size lang. Kasi parehas naman yung procedure niya. Kung paano siya bubuin. O tatahiin. So, ito yung plus size. Kunin mo yung packet ko. Lagi pong magka-pair o magkasama yung back. Okay na yung camera. Tuloy-tuloy ba yan? At saka yung front. Okay. Ito yung back. Ito yung front. Doon ko na ituturo sa inyo yung paraan ng pagtatahi. Pero ipapakita ko sa inyo rito kung ano yung mga tatahiin nyo muna. Ito yung waistband. Ayan lang naman yung mga parts niya. Ito yung pocket. So, hindi ka naman malilito dyan. Kung alin yung front at back. Kasi yung back, diretso yung gilid. Kaya lang kita yung pocket. Eh, ganun mo. Kasi yung back, diretso yung gilid. Yung front, merong diagonal. Yung gilid o paislan. So, ngayon, ang una mong gagawin, iba kasi yung way ng pagtatahi ng may front at back kumpara dun sa parehas ang front at back. So, ang una nating tatahiin is itong tinatawag kong J-shape o yung pinaka, ang tawag kasi rito sa pabrika, front rise pagka front, back rise kapag back. So, i-overlock natin to pareho. Then, dun na yung sunod na procedure sa overlock. Tara. Naka-play na. So, okay. Dito sa, ang gagamitin nating makina ay overlock at high speed. Kung meron kang piping, pwede mo siya gamitin. Okay? So, una nating tatahiin is yung magkasamang back at magkasamang front. So, ito siya, yung dalawang front o yung pinaka J-shape. So, tatahiin lang natin to. Ang tawag dito sa front ay front rise.
Okay? Ngayon, pagkatapos, tatahiin mo yung day ng back rice. O yung back. So, tawag dito, back rice. So, okay. Ayan. So, ngayon, ito yung pinaka-J. Ito yung tinatawag na inseam. O sa iba, tawag to punja. So, tatahiin natin to. Ito yung punja nung back o yung inseam nung back. So, ito yung sa front. Tingnan nyo yung sa front. Ito rin siya. Ito yon. So, i-open mo lang naman yan. So, isasaklob mo rito sa back. So, pag tuduktungin natin ang front at back. So, syempre, inseam yan. Pag dumating sa duktungan o yung pinakagitna, tawag na rito, crotch. So, ayun. So, ngayon naman, ito na siya. Medyo may korte na siyang short. So, hindi, pasuyo ako. Hindi lang. Kita kaya. Kita naman. So, ngayon, hahanapin mo lang yung front. So, wait lang. Ito muna. Prep muna natin yung packet. So, lagay muna natin sa ron. Ito yung packet. Ang packet. So, ito yung packet. Ititiklop mo lang siya sa gitna. Papasadahan mo yung pinakailalim. So, ito yung slant niya. Ito yung slant din. Ito yung slant niya. Nakatiklop siya sa gitna. Papasadahan mo yung ilalim. So, sadahan natin. So, nasa yung isang packet. So, isang packet, ganun din. Nawala isang packet. Nag-comoflage. So, ito siya. So, ito yung isang packet. Titiklop mo lang ulit siya sa gitna. Tapos, papasadahan mo siya ng direct. Okay. So, ito siya. Dapat ang packet mo, kung tama, kasi baka magkamali ka ng cut eh. Magkasalubong. Ayan o. Tignan nyo yung packet. Yung diagonal nito, nakaharap doon sa diagonal nito. So, ibig sabihin, ito yung para sa left and right packet o magkabilang bulsa. So, ngayon, kukunin mo lang yung front. Dito, bli. So, hahanapin mo lang yung front. Siyempre, yung front, yung may slant. So, ito yung front. So, ito yung front. Yung taas, ito yung slant niya. So, isasalang mo lang to dito. Ito lang yung iduduktungan natin ng packet. Ito yung sa overlock. Kukunin mo lang yung isang packet. So, paano mo malalaman kung alin yung para sa kanya? So, titingnan mo mabuti. Ito yung right side. O yung pinakaibabaw ng tela. So, kailangan, ito, tingnan nyo to ha. Ito, maling way to ha. Kailangan, is pag kinabit mo yung slant niya, is parehas silang right side at right side na magkasaklob. So, ibig sabihin, mali ito. Dahil, right side at nandito rin yung right side sa ibabaw. So, dapat ang right side nito nasa ibabaw, right side nito nasa ilalim, magkasaklob siya. So, ibig sabihin, ito yung packet para dyan. So, ito yung problema na may diagonal packet. Baka malito kayo. So, ito siya. Ito yung diagonal packet, right side. Tapos, right side. So, ikakabit mo lang siya. Ayan. So, i-overlock mo lang yon. Siyempre, same procedure dun sa kabilang packet. So, kung papansin ninyo itong kabila, eh, nanggaling naman ako dun sa laylayan, sa pagsasalang. Ano, nanggaling ka naman sa laylayan? So, nabol ng camera. Kung papansin ninyo itong kabila, is nanggaling naman ako sa laylayan. Ayan. O yung pinakababa ng short sa pagsasalang sa packet. Ito yung taas kasi. Ito yung taas ng short. So, pabaliktad naman yung pagkakabit. So, ito yung para sa kanya. Ayan. So, basta tatandaan nyo, yung diagonal shape is magkasaklob. Right side, right side. Okay? So, ayan. Duduktong mo lang yun. Okay, ito. Naduktong na natin siya. Doon na tayo sa high speed.
So, ito na tayo sa high speed. So, gagawin mo lang, kukunin mo yung front. So, ito yung front, yung may pocket. So, yun yung back, nasa baba. Ayun. So, ang gagawin lang natin, ito sa duktungan ng pocket, dito ka, Bli, lapit ka na. So, ito yung pocket, yung duktungan, yung pocket, is ititiklop lang natin siya pag ganito. O yung dinuktong natin sa overlock, is lalagyan natin ng topping. So, ito siya. So, lalagyan mo lang ng topping dito para maganda yung pocket. 1/4. 1/4 lang ang topping. So, ititiklop mo lang yung ating in-overlock. Tapos, papasadahan lang natin siya ng 1/4. Dulo, blender. Dito sa ito sa dulo ito. So ito siya, ayan. So usual topping dito 1/4. So ito na siya. At yung makikita sa labas ng bulsa, yung topping niya. So, yung kabila, ganun din. Topping muna natin yung kabila. So, ito yung kabila. Entras. So, ito yung kabila. So, topping mo lang din. So, okay. Naitapping na natin. Ito yung medyo nakakalitong part ng tutorial. So, sana masundan nyo to. So, ito yung packet. Ito yung tinatawag na temporary basting. Pataob na dapat para kita na. Pag-ano na. So, ganun natin siya. So, ito yung dinuktong natin packet. So, yung packet, ang gagawin mo lang is ilalapat siya. So, napakadulas ng tela. So, ito yung dinuktong natin packet. Gagawin mo lang sa packet. Ito yung side. Gagawin mo lang sa packet is ilalapat natin siya. So, ayan siya. Ilalapat mo. Okay? Kung papansin natin, nakalapat yung packet. So, itataob ko siya. Ibabaliktad ko. Kasi ang gagawin natin is papasadaan natin dito. Papasadaan natin dito. So, ibabaliktad ko siya para makita nyo, ha. So, hawakan mabuti. Dulo at dulo rito. Ito sa taas. So, babaliktad ko siya. So, ito. Ayan. So, unahin natin itong taas. So, basta importante is nakalapat siya. Ayan. So, papasadahan mo dito sa taas. Temporary basting. Kung paano yung pwesto kanina sa likod, dapat ganun pa rin siya na nakalapat. So, papasadahan natin to. So, siguro din muna nakalapat yung packet sa likod. And show. Okay. Tapos doon sa kabila, ganun din. Nilalapat mo rin siya mabuti. Ito, yung packet sa ilalim. Ilalapat mo siya. Yung packet, yung diagonal packet, kailangan flat din siya. Hindi siya banat. Bago mo tahiin yung gilid. So, temporary basting lang naman to. Okay, ayun, kabit natin. So, kung papansinin nyo, ito siya, nakalapat na yung side pocket natin. Ayan. So, ito siya sa ilalim. Oh, ganun pa rin siya. Ayan, oh. Nakakabit na siya. Okay?
So ngayon, yung kabilaga nun din. So papakita ko sa inyo. So yung kabila, ilalapat mo lang ulit. Madulas kasi itong tela. Lagyan natin ang napata. So ilalapat mo lang siya. Yung iyong packet. So ayan. Diba? Naka-flat na siya. Tapos, tatahiin mo na siya ron sa ilalim. So, syempre, bago mo tahiin, alam mo na kung paano yung position niya sa lapat. Ayan siya. So, dalawa lang naman na may basting yan, ibabaw at tong side. So, may basting mo lang to. Okay. Tapos tong side, siguraduhin na nakalapat. Ito yung gilid, oh. Nakalapat siya bago ko pa sa dahan. Okay. So, kung papansinin natin, ito na yung front niya. So, ito yung bulsa sa kanan. Ayan. Ipakita mo na maayos. So, ayan yung bulsa sa kanan. Ito naman yung sa kaliwa. Okay. Ngayon, kasi dito nagkakaroon ng problema. Tuturo ko na rin sa inyo yung pantayan. So, dapat ito. So, dito na ako sa lamesa. Okay. So, ayan yung front. Ayan yung kinabitan natin ng packet. Ito yung back. No? Ito yung pinagpapantay ko kanina. Kasi mahirap doon. So, susukatin mo lang yung lapad nito. Ito yung opening hanggang dito sa side. Tapos, tong kabila. Opening hanggang doon sa side. Pag pantay siya, okay na. Pwede mo na ituloy. Pag hindi pantay, ikat mo yung sobra o kulang. So, ito yung back. Ito siya. Sasaklob mo lang naman yan na pa ganun. So, ito ay short na. Okay? Kita ba yan? Hindi. Oo. Ayan. So, buo na to. Ngayon, gagawin natin, side close. Side. Tatahiin natin. So, dun sa high speed, or pwede mo na i-one shot gamit ang overlock. So, okay. So, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, pwede mo siya i-one shot gamit yung overlock o diretsyong pasada overlock. Ngayon, kung hindi ka masyadong sanay pa, pasadahan mo muna yung side gamit ang high speed. So, since medyo konti, sanay tayo rito, is papasadahan na natin siya gamit yung overlock. So, okay. So, jojoin ko lang naman yung side nito. So, pagpantayin muna natin yung dulo kung pantay. So, pantay naman yan dahil sa ating pattern. So, okay. Nakabala. Silaw. So, ito. Lapit ka rito. So, ito, napaka-importante nito. Ito yung basting natin sa side ng short. Dapat, yung mismo karayom ng overlock mo dito tatapat. Kasi pag lumampas o lumabas, is maaring hindi magpantay yung packet. So, okay. Yeah. So, tapos, diretso mo lang siya. Ganito kasi yung madalas packet sa pabrika. So, ayun siya. Napasadaan ko. So, very good job. Ayun. So, ngayon, yung kabila naman. So, yung kabila, pagpapantayin ko muna, titignan ko kung pantay siya. So, since pantay naman, sa side close ko na.
eto, kagaya nung kanina, kailangan is magtama yung karayom ng overlock mo dito sa tahi mo ng single high speed. Dito sa opening, eto siya, oh. Ay, eto. So, okay. Ang lalagpas ka, konti lang, ha? So, okay, eto na siya. Ngayon, susukatin ko lang itong ating nabuo. Sukatin natin. 24 doble, no? At yung ating paha. So, susukatin ko lang yung paha natin. Pero doon sa may mga pattern, sundan nyo na lang yung pattern. Kasi ito 24, babawasan ko to, gagawin kong 22 lang. Double to, ha? Double, hindi single, ha? Double. So, okay, 22 inches. Tingnan mo. Yeah. Ayan, 22 inches. So, jojoin ko lang to. So, jojoin ko lang to. So, ngayon, pagdating sa garter, nasa na yung garter natin, gagamitin mo sukat na 1 inch ang lapad or 3/4. Yun lang yung gagamitin mo, dalawang garter. 1 inch, lapad, or 3/4. So, sinukat natin to kanina is 24. So, 24, ang kalahati niya 12. So, susukatin natin yung 12 kalahati. Dito, Bleo. 12, kalahati ng 24, 12. Magdadagdag lang tayo ng 1 inch, so 13. Tapos, dodoblihin mo lang to. Ayan. So, pag nadobli mo, cut mo na. So, okay? So, sa pagkakabit naman ng paha, hanapin mo yung pinaka, yung dinatawag nating front rise o yung center front. Yung gitna sa harap. So, okay? Ito yung duktungan natin. Doon natin itatapat yung duktungan ng ating waistband. So, naituro ko na naman to sa ilang video. Yung garter, papalaman mo lang dun sa waistband. So, okay. Ito siya. So, kailangan pantay yung duktungan para hindi pumilipit. So, mas maganda. So, okay. Mas maganda is kung lagyan mo ng nuts yung kabilang side. O palatandaan. Ito. Yung center. Nuts. Para hindi ka mapilipit. Kasi pag nagkamali ka ng kabit ng waistband, napipilipit. So, ikabit na natin. Ito siya. So, ito yung duktungan. Kabit mo rin sa duktungan o itapat mo rin. So, dapat to pantay as much as possible. Pero kung hindi man, 116, 18 lang kasi nasa harap to, eh. Tapos, sa pagkabit ng paha, laging gagawin mo, hatak yung garter. Ito yung ninuts natin. Ito siya, oh. Hawakan mo. Yaba. Itapat mo rito sa center back. At yung center back o yung gitna ng back. So, itapat mo rin yung nuts. So, hatak. Ngayon, hawakan mo yung gitna. Itong paha. Ayan. So, ako, hindi ko binibitawan to. Tapos, ito naman siya. Meron naman siyang seam sa side. So, papasadaan mo lang pa. So, siguro din muna nakalapat yung packet. Ayan na yung packet. Nakalapat siya sa ilalim.
Okay. Ito siya, nakahawak pa rin ako. So ito, kung papansin ninyo, ito yung center front, ay yung nuts na pagtapat ko siya. Para maganda yung magkabalansi ng paha mo at saka hindi siya pilipit. So ito na yung kabila, hakakin mo na lang to. Tapos kunin mo yung gitna ulit. So basta ang pinaka-goal natin dito sa paha is may balance yung pag-a-attach. So, ayan. Kung medyo nahihirapan ka, gamit ka ng high speed. Pasadaan mo muna siya sa high speed. So, okay. Ito yung importante rito, yung packet. Kasi baka maipit nyo yung packet. Papangit or magtatastas ulit kayo. So ayun, so buo na siya. Ito na yung plus size natin. So ito, ayan. So okay naman yung pagkakabit natin ng paha, maganda naman. Ngayon syempre, kung meron kang piping mo na lang yung laylayan. Kung wala naman, overlock tayo. Then high speed. So, dalawa lang naman yan. Yung pinakalaylayan. Okay. So dito na tayo ulit sa high speed. So ito yung tinatawag na hanging o paglulupi sa laylayan. Ang pinaka allowance ko dito dun sa pattern is 1/2 or 3/4 inch. So nasa inyo na kung gaano nyo gusto kalapad, 1/2 or 3/4. So ayan. Saan pala ko pwesto pag model? Doon. Lalaki ako naman. Ikot lang naman. So yung overlock ko kasi masikip. Kaya kailangan ko siyang hatakin. So pag mag-i-aging ka ng laylayan, dapat luwagan mo yung tension ng overlock. So okay, ito na po yung ating finish product. So dun tayo sa loob, tara. So okay, ito po yung ating natapos. So ikot ka mabli. So ito po yung pattern niya na mabibili nyo sa ating Shopee account. So ayan po yung plus size. Syempre meron tayong para sa pre-size din na pang adult. So paalam ka na, madam. Bye.
bago ka pa lang sa YouTube channel namin, like, subscribe, and comment. Nood na rin po kayo ng aming ibang mga video. See you sa next video. Bye-bye! Love, love, love.